Ito, medyo mabigat po ito. So yun, yun nga sinasabi nila, no? Na ang DOJ daw po ay malapit nang mag-issue ng ito. Malapit nang mag-issue ng subpoena o ipapapasubpoena na si suspended Bucor Director Gerard Bantag. Ayan po, DOJ ipapasubpoena na si suspended Bucor Director Bantag, mga kababayan, okay? November 14, 2022, zero comment. So ngayon po, siyempre, kailangan alamin natin kung ano ang masasabi diyan ni General Bantag. Ayan po, mga kababayan. Sabi po dito sa DCAR 1026, basahin. O, babasahin daw natin. Iginiit ni Bantag na hanggat nasa pwesto si Justice Secretary Crispin Remulla o si Boying, si Secretary of Justice, mas kilala sa Boying Remulla, ay hindi siya susuko kahit pa ma-issuehan ito ng warrant of arrest. Limang minuto, no? Press na press. Bantag, hindi susuko hanggat si Remulla ang Justice Secretary. Ayan nga po. Ang kadahilanan naman po dito ni General Bantag, eh dahil bakit nga naman ako nasusuko? Eh lininis ko yung Bucor. Talagang ang dami kong nakalaban ng mga drug lords dyan. Ang dami kong mga nakaaway dyan dahil talagang sobra ang paglilinis ko dyan. Tapos, pagsuko ko, hindi pa naman ako napatunayan na kriminal. Pagsuko ko, eh yayariin ako sa loob. So, yun nga, eh alam naman po natin na magulo at makapangyarihan po yung mga nasa loob na mga inmates diyan, 'di ba, mga kababayan? So hindi naman kabuuan, pero meron po talaga, no? Meron po talagang malalaking tao na nasa loob na talagang nakaaway at nakalaban po ni General Bantag. Ano? Ang problema nga lang dito, eh ang DOJ, nauna kasi silang ano? Nauna silang ayan, nawalan. Ayan po, ayan. Naririnig ko kami. Nalobat po yung ating microphone eh. Microphone, oh. So, ang problema po dito, mga kababayan, yun nga po, ano? Nauna yung pagsabi ng DOJ o ni Secretary of Justice, Boying Remulla, na Bantag, sumuko ka na. No? Samantalang, wala pa pala siyang ano, yung kumbaga warrant of arrest, wala pa siyang ano pa ba ang mga tawag dito? Walang warrant of arrest, wala pang subpoena. So inunahan agad nila na General Bantag, sumuko na kayong dalawa ni Sulweta. Yun po, kaya ang tao nagulo, no? Pero ayan nga po, sabi ni General Bantag, nako, hindi ako susuko hanggat si Boying Remulla ang nakaupo bilang Justice Secretary. Mga kababayan, eh ako, para sa akin talagang etong dalawa na to ay mainit na po, ano? Mahaba-haba pa po ang istorya at usapin dito kay General Bantag. Secretary Boying Remulla. Mga kababayan, at iniisip din po ng ibang tao, ng mga tao, na yung pagtatag kay General Bantag bilang mastermind po nung pagpatay kay Percy Lapid, eh kumbaga pagtatag doon sa naging problema ng kanyang anak para hindi na masyadong issuehin, ano,
yung pagkakahuli, mga kababayan. So, yun nga po. Alam naman po natin na talagang si General Bantag naman po ay nilinis po, ano, yung Bucor. Talagang nilinis naman po talaga yung Bucor. Pero, meron din pong mga lumabas na mga news. Ano? Meron din pong mga lumabas na news, kagaya na lang po niyan, mga kababayan, yung bumalik yung kubol. So, kailangan din po nating i-discuss. Hindi po guilty pa sa atin si General Bantag, eh hindi na natin i-discuss yun. So, ito po ay hiwalay na issue sa sinasabi ni Justice Secretary Boying Remulla na si Bantag o si General Bantag ay isa sa mastermind. Hiwalay po na issue to. Pero ito naman po ay issue doon sa kanyang panunungkulan, mga kababayan. So, naging malinis nga po ba? So, ito naman po. Sabi po dito, noong isang araw natin ito eh. Noong isang po, na-vlog natin, yung patungkol po ha, doon sa hukay na nasa Bucor, mga kababayan. Na-vlog natin na ito po ay, kumbaga, sabi nga po ni General Bantag, o yung ano na yan, yung hukay na yan ay gagawin kong diving. Kasi diver ako eh. Gagawin kong swimming pool. Kaya napakalalim, mga kababayan. So ngayon, sabi, may nakapagbulong po sa atin, ayon sa source natin, dyan sa Bucor, eh yun daw po talagang hukay na yun is ginawa para magmina, mga kababayan. Ginawa para maghanap ng ginto, no? So na-vlog po natin nung isang araw yan. At nasabi din po sa atin na dyan sa Bucor na yan, 1 kilometro ang layo doon sa hukay ay mayroong sementeryo ng mga Hapon. So diyan inililibing yung mga Hapon nung unang panahon. At kumbaga, siguro nung may nagbigay ng mapa kay General Bantag ng kayamanan, isa din sa pumasok sa isip niya na etong lugar nga nila, eh kumbaga syempre malapit dyan yung libingan ng mga Hapon. Eh baka dyan inilibing yung mga kayamanan nito, no? So yun po ang na-vlog natin. At sabi nga natin eh baka mga ilang araw, siguro ngayong araw eh lumabas na din sa mga balita. So may nakita ko na isa pa din palang pinaniniwalaan na yung paghuhukay na yon ay tungkol po sa maling, hindi po sa pagpapagawa ng swimming pool, ano? Dahil sabi po dito ni Attorney Darwin Cañete sa FB daw, to be fair, I was told the tunnels aren't for digging escape routes. So hindi nga daw po yung kumbaga para may makawala, doon nila idadaan yung mga preso para kapag yung hindi legal yung pagpapalaya doon. Or swimming pool, o hindi daw din swimming pool, mga kababayan. I was told the tunnel aren't for digging escape routes or swimming pool. Nothing sinister. It's the usual obsession with buried gold and treasures. He is what he is. Hence the roadblock controversy a while back. Pathetic, isn't it? So yun niya daw po, no? Isa din po si Attorney Darwin Cañete ang naniniwala na ito nga pong paghuhukay nila doon sa loob ng Bucor ay patungkol po sa pagmimina ng ginto. So nag-connect po talaga sa akin eh, dahil sabi, kaya diyan siguro naisip din nila na merong ginto kasi malapit doon sa sementeryo ng Hapon. Eh tanungin niyo po kung totoo o hindi po yung sementeryo ng Hapon na 1 kilometro ang layo doon sa
pinaghukayan nila. Eh, ikaw ba naman, no, mabigyan ka ng mapa? Kung sakali, na totoo, na nabigyan nga ng mapa si General Bantag, ano? Siyempre, ikaw, mapapaisip ka dun eh. Ang problema, doon sa paghukay na yon, mga kababayan, eh, ang tanong natin is kung sariling pera kaya ni General Bantag ang ginamit upang gawin yung paghuhukay na yon. Siyempre, kapag ka ganun, eh, sakop pa ba ng gobyerno yung pagmamining na yan? Iba na po yon. At nasabi din po ng DENR na yung itsura ng paghuhukay na yon ay hindi yung kumbaga pang swimming pool o kumbaga pang tunnel, pang takas ng mga bilanggo. Eh, ang pagpapaliwanag po nila ay ginamit daw po sa land mining at merong yung mga blasting pa po na nangyayari doon, ano, yung pagpapasabog ng bato kasi talagang tipak-tipak na malalaking bato po yata yun eh. Iyon. Ano? So, tutuloy-tuloy po natin yan kasi talagang lalabas sa mga balita yan, mga kababayan. And kung gusto niyo din po, sabi nga, ito, nako, sabi ni General Bantag, gagawin ko swimming pool yan eh, kasi diving yan. Meron pong swimming pool doon sa loob ng Bucor. Ito po. Ayan. Kung makikita niyo po yung swimming pool na yan, ay siguro relate din po no sa sinasabi ni General Bantag, mga kababayan, na kung talagang gagawing diving, yung talagang may platform sa taas, tapos tatalon, pababa, eh mababaw nga po talaga, mauuntog. Kung sakali po na yun din ang dahilan, ano? Ayan, no? May swimming pool talaga sa loob ng Bucor. Oh, meron tayong, ano, no? Meron tayong video. Mga kababayan. Yung sa kubol naman, hindi ko na ilagay yung mga pictures. Eh. May mga bagong kubol po talaga na nandoon. Sa susunod po, i-discuss naman po natin yung kubol, mga kababayan, at yung mga pictures nung kubol. Okay? So, next topic tayo pagkatapos nyan. Siguro mamaya o bukas, ilalabas na ng mga mainstream media yung tungkol po dyan sa mapa ng kayamanan, no? Na ibinigay daw kay General Bantag. Okay?